Ito na naman po tayo, mga kagringo. Ito, magandang balita. Ang karera po ngayon, Metro Turf, Malbar, Tanawan City, Batangas. Wala namang iba. Meron tayo, mga kagringo, 10 race. Pero bago tayo magsimula, mga kagringo, huwag po natin kalimutan. Subscribe, like, and share. Tsaka po yung konting hiling ko po, panoorin naman po natin ng buo yung ads natin para haluan naman po tayo ng konting swerte. Eto, mga kagringo. Race 1, mga kagringo. Meron tayong 6 na kalahok. First pick 6, mga kagringo, ang maglalaban-laban. First pick 6 covers races. 1 to 6, 6 na kalahok. Eto, meron ako nakita dito, mga kagringo, medyo mahina na laban na ito. Etong numero 4 ang Bordel. Medyo nakakaangat siya dito, tingin ko. Ang tingin ko magbibigay ng magandang laban sa kanya, yung kalaban din niya nung karera. Yung numero 3 na Wild Act, pareha silang tingin kong hindi nabigyan ng importansya nung karera. Pero ngayon tingin ko, pag nabigyan ng importansya to, silang dalawa magbibigay ng magandang laban dito. Kaya Race 1, pampremera, numero 4, Bordel. Panigundo, numero 3, Wild Duck. Race 2 na po tayo, mga kagringo. Umpisa po yan ang first winner take all, covers races 2 to 8. Meron po tayong 10 kalahok, mga kagringo. Eto, 10 kalahok na magulo ang lineup. Halos lahat to, mga kagringo, may panalo. Pero pipili lang po tayo ng magandang tayan. Kukunin ko pang pampremera dito, mga kagringo, yung numero 7 Noir. Kasi kung mapapansin nyo itong karera na ito, mga kagringo, si Galloping Ghost yung malayamado, baka kasi maharot ni Habulin. Pareha silang una ang panalo. Baka magkaroon ng hagaran sa harapan. Nandiyan pa si Jacqueline. Baka mamaya magkaroon ng hagaran sa harapan. Siyempre, kukunin natin yung makikinabang na nakasantabay kagad, yung numero 7 Noir. Kaya yan pong kukunin ko pong pampremera. Race 2, pampremera, numero 7 Noir. Panigundo ko na rin po yung malayamadong Galloping Ghost. Numero 1, siguradong siya magdadala ng unahan. Boladas, unang kurba, siya kagad. Kaya siya po kukunin kong panigundo. Pero maglalagay po ako ng panarsero. Meron po kasing isa pa dyan na nakaantabay lang na pwedeng makinabang kung magkaroon man ng hagaran sa harapan. Yung numero 6, Sir Plus Boy. 7 oktavo ang karera, medyo mahaba-haba. Kung magkaroon ng hagaran, siguradong yung mga derimate ang makikinabang. Kaya huwag po kayong mawawalan yan. Yang Noir, Surplus Boy, Galloping Ghost, yan po ang tip natin. Pampremera 7, panigundo 1, panarsero 6. Race 3 na po tayo, mga kagringo. Ayan po, umpisa po yan ng first pick 5, covers races 3 to 7. Eto, mga kagringo, meron ditong dalawang kabayong lutang, kaya lang hindi natin alam kung mabibigyan ng importansya. Pero dito sa dalawang kabayo na to, isa lang mabigyan ng importansya dito. Tingin ko makakaraos na. Kaya dalawa po ang kukunin ko dito. Parehas po to, isa lang dito mabigyan ng importansya, makakaraos na. Kung sakali pong parehas silang hindi bigyan ng importansya, kayo na po ang bahalang magproteksyon kung sino po ang nakukursunadahan nyo. Ito pong race 3, first pick 5, paborito ng bayang karerista. Pwede kang mangaladkad, pero hindi ganun kalaki ang kapital. Pampremera ka po, numero 7, Tons of Gold. Panigundo po, numero 9, Bishop Blue. Pare-parehas po kasing isang takbo na lang to, bababa, baka hindi mabigyan ng importansya. Pero kung sino po dito mabigyan ng importansya sa dalawa na to, tingin ko po makakaraos at makakaraos. Kayo na po bahalang magproteksyon. Race 4 na po tayo, mga kagringo. Ito, mga kagringo, race 4, second winner take all, covers races 4 to 10. Pool gate po tayo, mga kagringo. Pero wala po tayong numero 7 at saka numero 9 dahil meron po tayong couple entry, yung numero 2 at numero 3.
Ito mga gringo, kukunin ko pong pampremera dito. Yung numero 4 po, Habana Onana. Kung mapapansin nyo po, nung karera, hindi po binigyan ng importansya yan. Ngayon po, bagong baba. Medyo humina ang laban. Kaya po, tingin ko po, napakagandang laban po para sa kanya to. Kaya pampremera ko po yan, numero 4, Habana Onana. Panigundo ko po yung isa rin pong deremate, yung numero 11, Raha Bago. Medyo nabitin lang po ng remate nung karera to. Kilalaki Hilda, medyo malakas po na laban yon. Ang layo po ng pinanggalingan niya, all the way, pangalawa po yan sa Bugaw. Pero nung nagrekta, tsaka lang po siya nakaremate, segundo po yan dumating. Kaya po siya po ang tingin kong magbibigay ng magandang laban kay Habana Onana. Ito pong numero 11, Raha Bago. Kaya race 4 for 11 po tayo mga gringo. Umpisa po yan ang second winner take all covers races 4 to 10. Race 5 na po tayo mga kagringo. Ito mga kagringo, race 5, umpisa po ng second pick 6. Meron po tayong 10 kalahok, pero wala po tayong numero 8 sa tayaan dahil meron pong couple entry, yung numero 2. Dito po mga kagringo, kukunin ko pong pampremera dito. Yung galing sa panalo, medyo na po punto, Greatest Joy. Kukunin ko pong panigundo dito mga kagringo. Yung couple entry na rin na numero 2 na malalamado. Heroes del 96 at saka po yung Atomic Bomb. Ito mga kagringo, kung mapapansin nyo, tingin ko si Greatest Joy na rin po magdadala ng unahan dito. Gaya ng ginawa niya nung karera, si Nama sa harap, Bandera, Lutsahan, pero bandang huli, siya pa rin po ang nanalo. Palayo pa po sa dating. Medyo napupunto po si kabayo, malamig ang panahon. Tingin ko po, medyo mapapabor sa kanya tong karera na to. Yun na rin po ang panigundo ko po, yung sinabi ko kanina. Numero 2, Heroes del 96. 5-2 po tayo mga kagringo. Race 6 na po tayo mga kagringo, second pick 5, covers races 6 to 10. Paboritong taya na naman ng bayang karerista mga kagringo, pick 5. Eto mga kagringo, meron po tayong 8 kalahok. Pero pipili lang po tayo ng pwede nating tayan na tingin ko pong medyo nakakalamang po sa paningin ko. Kukunin ko pong pampremera dyan mga kagringo yung numero 4, Indelible Quaker. Medyo mahina na po ang laban niya. Hindi man po siya ganun kabuti ngayon, pero kumpara sa mga nilalabanan niya dati at saka yung mga huling tinakbo niya, medyo tingin ko po isa siya sa nakakaangat dito. Tingin ko pong magbibigay sa kanya ng magandang laban dito mga kagringo. Yung magdadala ng unahan, yung numero 7, Matukad Island. Tingin ko lang po siya magdadala ng unahan. Pera na lang po kung haharutin siya ni Winsome Maxine dahil maganda numero, medyo may tulin din po yung kabayo na yan. Pero ang kukunin ko pong panigundo, siya po talaga, numero 7, Matukad Island. Medyo maganda po kasi yung pinakita niya ng huling takbo, hindi po siya nang binigyan ng importansya. Medyo malakas po yung nilabanan niya, kila G's favorite po yun, kila Anti-Collector, Laguna de Bay. Kumpara po sa lalabanan niya ngayon. Kaya siya po kukunin kong panigundo. Kaya race 6, pampremera numero 4, Indelible Quaker. Panigundo po, numero 7, Matukad Island. Race 7 na po tayo mga kagringo. Ito po, umpisa ng pick 4, covers races 7 to 10. Pero paratingan po yan ng first pick 5. Kaya po, ito magandang laban po to. Ito mga kagringo, sa buong karera po talaga, itong race 7 ang pinakamahirap, pull gate. Pero halos lahat may panalo, pero pipili lang po tayo. Kukunin ko pong pampremera po dyan yung numero 8, yung Walking on Sunshine. Si Walking on Sunshine mga kagringo, bagong baba po yan. Nung karera, hindi po binigyan ng importansya yan. Ngayon po, pag binigyan ng importansya yan, tingin ko po, isa po yan sa magpapahirap sa karera na to. Kukunin ko pong panigundo yung kalaban po niya nung karera, yung numero 7, Since When. Tingin ko po, yan ang magbibigay sa kanya ng magandang laban. Pareha silang bagong baba. Kaya pampremera po natin yan, numero 8, Walking on Sunshine. Panigundo, numero 7, Since When. Maglalagay po akong panarsero yung numero 1 pong My Sweet Lord. Isa po yan sa My Best Time.
Best time po sa lahat. 1.24.6 po yan. JB Gusing nga lang po nung karera. Nung nag-best time siya. Pero mahina po laban nito. Tingin ko po, may panalo rin po to. Kaya wag rin po kayo mawawalan yan. Medyo pangit lang po numero niya dahil medyo nagpapartida to sa larga nung mga bandang huling takbo niya nung mga nakaraan. Tas numero 1 ngayon. Pero pag ito po nasabay, napakagandang dehado rin po niyan. Wag rin po kayo mawawalan yan. Numero 1, My Sweet Lord. Kaya race 7, 8-7-1 po tayo mga kagringo. Race 8 na po tayo mga kagringo. 7 oktabo ang karera. Siyam na kabayo maglalaban pero wala po tayong numero 7 dahil meron po tayong couple entry, yung numero 6. Yan po ang kukunin ko pong pampremera. Pampremera ko po, numero 6, Cool Mom. Panigundo ko po, numero 5, Signature Whiskey. Medyo mahina na po tong laban na to sa kanilang dalawa kung mapapansin nyo po kumpara sa nilalabanan nila nung mga nakaraan. Kaya yan po ang kukunin ko. Race 8, pampremera, numero 6, couple entry, Clairvoyant Cool Mom, panigundo, numero 5, Signature Whiskey. Race 9 na po tayo mga kagringo, meron po tayong 7 kalahok. Eto mga kagringo, magandang laban to. Meron mga ibang matulin, meron mga nag-aabang lang, napakagandang laban ito. Eto tingin ko, kung sino maganda pwesto siya mananalo dito. Kukunin ko pong pampremera dyan yung numero 2, Super Sheltex. Nung karera po, nung huling takbo niyan, hindi po yan nabigyan ng importansya. Ang problema lang po ngayon, isang takbo na lang, bababa na. Baka mamaya, hindi ulit bigyan ng importansya. Kaya kukuha po tayo ng panigundo yung numero 5, Bukawe Rivertown. Baka po siya magdala ng unahan. Baka mamaya, pare-parehas bababa. Siya magdala ng unahan. Wala nang gustong magkaroon ng panalo, baka makabuo, kaya siya po kukunin kong panigundo. Kaya race 9, 2-5 po tayo mga kagringo. Race 10 na po tayo mga kagringo. Eto mga kagringo, eto magandang laban to. Pero meron ako nakita dito dalawang kabayo. Bilib ako sa kabayo na to, etong dalawa na to. Tingin ko magaling na kabayo parehas to. Eto mga kagringo, kukunin kong pampremera yung numero 12 Red Queen. Imported po yan. Magaling gumate, maganda numero, makakapwesto ng maayos. Tingin ko po, isa yan sa magpapahirap sa kanila. Kaya yan po ang kukunin ko pong pampremera. Yung numero 12, Red Queen. Tingin ko pong magbibigay ng magandang laban sa kanya yan. Yung kabayo po ni Abalos, yung pong open billing. Pati Dilema, maganda din po numero. Siguradong pagkuha ng pwesto ni Red Queen, sasabay lang yan para makakuha rin ng pwesto. Tingin ko po, silang dalawa ang magbibigay ng magandang laban sa karera na to. Kaya pampremera ko po, numero 12, Red Queen, imported. Panigundo po, numero 13, open billing. Paano mga kagringo? Shout out na po tayo. Shout out po tayo. Shout out po natin yung mga patuloy na sumusuporta po sa atin sa karera ni Gringo. Shout out sa iyo, Honesto Tison. Genaro Esquilio. Roland Pion. Mick Lim. Domingo Artates. Mobile Legends TV. Rolly Baloran. At syempre, yung amo po natin na magkapatid, Paolo Crisostomo, at saka si Nino Crisostomo, hindi po tayo pinababayaan yan. At syempre po, yung grupo natin, Karera ni Gringo, sana po, magsitama po kayo. Dehado time na po tayo. Mga gringo, itong 10 race, dalawa lang po ang napili ko pong dehado. Pumili lang po talaga ako ng dalawa na tingin ko po na pwede nyo pong pakinabangan. Magka-double pa po to. Sana po makarao silang dalawa yung napili kong dehado. Maganda pa po double nito kung sakaling mananalo po silang dalawa. Race 8 po, numero 2, Anti-Collector. Yan po ang isa po sa napili ko pong dehado. Magaling po pinakita nito nung huling takbo. Hindi rin po biro. Pero ngayon, wala po masyadong matulin. Baka siya magdala ng unahan. Mapabayaan, 7 oktabo karera. Kahit dalawang kwartos lang mapabayaan to, tingin ko po malalaban ng maayos ang pera niya dito. Kaya wag po kayo mawawalan yan. Race 8, numero 2, Anti-Collector. Isa po sa napili ko pong dehado, yung race 9 po, numero 7, Cash is King. Ito mga kagringo, maganda numero, makakapwesto ng maayos. Ito po, scratch po ito ng karera. Kung tutuusin po kasi, outstanding naman po yung kakampi niya, yung American Dream. Pero, ngayon po,
Tingin ko po sa ganda ng numero nito, tsaka po sa ganda ng pinakita ng huling panalo nito. Tingin ko po, kahit saan manggaling to, ilalaban ng maayos ang pera nyo dito. Kaya wag po kayo mawalan yan. Race 9, cash is king. Sana po mga kagringo, parehas makaraos. Race 8, anti-collector. Race 9, cash is king. Magka-double po yan. Sana po parehas makaraos para pare-pares po tayo makinabang. Paano mga kagringo? Salamat po sa inyo.